So gano'y po ng balitang yan, makakapanayan po natin si Cabinet Secretary Leoncio Evasco Jr., ang chairman din po ng NFA Council. Secretary Evasco, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa iyo. Apo, Secretary, dito sa sitwasyon natin sa kakulangan po ng supply ng NFA rice, ano ba talaga yung overall picture na hawak po ninyo sa ngayon? There is enough rice in the market. But if you ask me about NFA rice, it's about to dwindle. Kaunti-kaunti na. That's why during the last March 19 council meeting, we give directive to NFA management to start the procurement proceedings or activities to purchase rice using the G2P mode of procurement. Ayaw nila kasi gusto nila G2G. But the council prevailed. Because using the mode of procurement G2G, it is prone to corruption. We cannot get an advantageous price because it is only a product of negotiation yung price. Now, the NFA Council is pushing for G2P, meaning to say that government will buy rice from international traders based on open tender on bidding so that we can get an advantageous price of rice that we buy. Ngayon, ayaw naman nila ng terms of preference because they would want an amendment to the terms of preference that we used last year. Unfortunately, again, the council rejected their amendments because it will take all the more delay in the procurement proceedings. Ngayon, the other day, they asked for the amendments to be passed on referendum. But even if it was not done properly, I immediately asked the council members to go over the previous terms of preference versus the amendments that they would want to happen. That is NFA management's terms of preference. Ngayon, I will wait for the council members because I am not the council of the NFA. I am just the presiding officer over the council. Apa. So I would get the mind of each of the members of the council members. Now, if they will say that it's okay, we will approve the terms of preference, then it's approved. But if they will reject, NFA management should abide by the council. Ano pang, what is the reason that there is a council if NFA management will have to, will not comply with the directives? After all, the council is following the mandate that it will give timely guidelines, timely directives to NFA management that will be appropriate to the situation regarding purchase of rice. Now they say na wala namang bigas ngayon. Questionably ang bigas ng NFA because last year, from their reports, from October, November, December, January, they outloaded rice when at that time there was no necessity to outload because it was harvest season. In fact, Secretary Pinyol said that there is so much rice outside. Ngayon, gusto nila magbili dahil yung pera daw na appropriated by government is not enough. Now, NFA management is allowed to purchase 17 pesos palay per kilo. Now, they say na hindi daw kasya. Hindi kasya if NFA management will buy it at the end of the harvest season because if 17 is no longer competitive vis-a-vis the buying power of the private traders. But if he will buy in rice from the Filipino farmers, he can get as low as 12-14 because at the time, rice is open for sale. Kasi yung farmers naman kailangan ng pera after the season. At saka mabigat ang rice harvest ng moisture content. So they would want to sell it kasi malaki ang pera makuha na by selling. But unfortunately, the management is
para bang ayaw na magbili. Now, para to settle this issue, the council is asking COA to audit yung purchase of rice. Kailan sila nag-purchase? Para makita natin Apo. Yung timing ng pagbili mo. Kasi if magbili ka na dito sa uh-huh. end of the yes. harvest season, definitely hindi ka na makabili. Kung makabili ka man, it's very low mabili mo. Now, tingnan din natin through the audit ng kung yung 4 million bags na lumabas from October to January, saan ito nagpunta? Sino ang bumili dito? Kasi during those months, hindi kailangan ka magpalabas ng marami dahil maraming bigas sa labas si bago harvest yan. Well, during the lean months, walang harvest from June, July, August, dapat magpalabas ka ng maraming NFA rice, konti lang lumalabas. Bakit ganito? Bakit ganito? That's why we're asking POA to audit. Mm-hmm. So yan. Apo. Secretary, bakit to ganun ang pamamaraan ng NFA kung papaano ho niya pinapatakbo, especially ito nga nakikita nyo, kung most probably kailan bumili, bakit doon bumili, bakit nagpalabas ng bigas sa ganun panahon. Ano masasabi nyo ho dito? Ganito na lang. I don't want to pass judgment without the COA audit. So we will wait for the COA audit. In the meantime, the order that was given last March 19 for NFA to purchase fast track rice outside should be done immediately. And if they still have, they should also fast track the buying of rice from the local farmers. Kasi ito naman talagang NFA should buy first and foremost from the Filipino farmers para makabenefit yung Filipino farmers from buying rice from NFA. Ganun yan. Hello? Apo. At yung binabanggit, Apo, Secretary, yung binabanggit po ninyo ay meron pong bigas sa merkado. Pero ano po ba itong bigas na ito? Ito ba yung galing din sa yung binili pong palay, galing NFA o iba pong klaseng bigas? Ganito yan. Dahil hindi na natin malaman na MAB, yung minimum access volume. Kaya the NFA Council passed a resolution na yung bigas na nandyan sa market ngayon na nabilian through MAB, the minimum access volume, should carry a tax that ito, bigas ito ng MAB at saka ito yung presyo based on retail price. Para may guide yung mga tao Apo. Na ito, MAB ito, Apo. At saka privilege lang binigay ito sa mga traders. So magpinta sila ng bigas based on SRP done by DTI. Ito yung resolusyon ng council. Para hindi makapataas Apo. Yung mga traders, yung Apo. Mga kasi, mga nagbibenta ng bigas, taking advantage of whatever news, whatever gossip na walang bigas sa market. Okay? Apo. Kasi dati, nung natatanda ko, nung pumutok po yung issue na ito na nagkulang daw yung supply ng NFA rice, meron nung nahuli na mga, kumbaga, nagsasako, nagre-repack ng NFA rice, pero binibenta as commercial rice. At bukod doon, meron ho bang aksyon ang pamahalaan kung kailang i-raid po yung malalaki warehouse po na pribado po? In fact, there was a resolution done when the president met the council to meet all big traders. Parang masabihan sila na not to take advantage of any gossip, of any distorted news na walang bigas, thereby jacking up the price at the expense of the Filipino people. So, ganun lang. Mm-hmm. Bilang panghuli po, Secretary, bilang panghuli po, anong mensahe nyo sa publiko po, kaugnay nga ng pangamba na walang mabibiling NFA rice at may mga nagsasabi na wipe out na supply nito, ano po ang mensahe nyo sa publiko? Mayroong NFA rice, kaunti na lang. Kaya there was an order from the council to management na ipasnak na yung pagbili ng bigas from outside and pagbili ng bigas from the local farmers. Ito lang. Thank you. Apo.
Maraming salamat po sa pagkakataon si Cabinet Secretary June Evasco, Chairman din po ng NFA Council. Salamat po.